Zacarias. Panawagan upang manumbalik sa Diyos. Unang Kabanata. May sinabi ang Panginoon kay Propeta Zacarias noong ikawalong buwan ng ikalawang taon ng paghahari ni Darius sa Persya. Si Zacarias ay anak ni Berekia na anak ni Ido. Inutusan ng Panginoong makapangyarihan si Zacarias na sabihin ito sa mga mamamayan ng Israel, "Matindi ang galit ko sa inyong mga ninuno, kaya magbalik loob na kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo. Huwag ninyong gayahin ang ginawa ng inyong mga ninuno. Inutusan ko noon ang mga propeta na pagsabihan silang talikuran na nila ang kanilang mga ginagawang masama. Ngunit hindi sila nakinig. Hindi sila sumunod sa akin. Ang inyong mga ninuno at ang mga propetang iyon ay namatay na. Ngunit nangyari sa inyong mga ninuno ang aking mga sinabi at mga babala sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta. Kaya nagsisi sila at sinabi, 'Pinarusahan tayo ng Panginoong makapangyarihan ayon sa ating ginawa, gaya ng kanyang napagpasyahang gawin sa atin.'" Ang pangitain tungkol sa mga kabayo. May sinabi ang Panginoon kay Zacarias sa pamamagitan ng isang pangitain. Nangyari ito noong gabi ng 24 buwan ng Shebat, 11 buwan, noong 2 taon ng paghahari ni Darius. At ito ang ipinahayag ni Zacarias. "Nakita ko ang isang tao na nakasakay sa kabayong kulay pula, na nakatigil sa isang patag na lugar na may mga puno ng mirto. Sa likuran niya ay may nakasakay sa kabayong pula, kayumanggi at puti. Itinanong ko sa anghel na nakikipag-usap sa akin, 'Ano po ang ibig sabihin ng mga ito?' At sinabi niya sa akin, 'Ipapaliwanag ko sa iyo ang ibig sabihin nito. Ang taong nakatayo malapit sa mga puno ng mirto ang siyang nagpaliwanag sa akin.' Sinabi niya, 'Ang mga mangangabayong iyon ay pinadala ng Panginoon upang umikot sa buong mundo.' Sinabi ng mga mangangabayo sa anghel ng Panginoon na nakatayo malapit sa mga puno ng mirto, 'Nalibot na namin ang buong mundo at nakita naming tahimik ito.' Sinabi ng anghel ng Panginoon, 'Makapangyarihang Panginoon, hanggang kailan niyo pa pahihirapan ang Jerusalem at ang iba pang bayan ng Huda? May 70 taon na po kayong galit sa kanila.' Ang isinagot ng Panginoon sa anghel ay magagandang salita at nakapagbigay ng kaaliwan. At sinabi sa akin ng anghel na sabihin ko itong mga sinabi ng makapangyarihang Panginoon. Totoong nagmamalasakit ako sa Jerusalem na tinatawag ding Zion. Pero matindi ang galit ko sa mga bansang nagpapasarap sa buhay. Hindi ako gaanong galit sa kanila noon. Ngunit sila na rin ang nagpaningas ng aking galit sa kanila. Kaya babalik akong may awa sa Jerusalem. At itatayo kong muli ang lungsod na ito pati na ang aking templo. Sinabi ng anghel na sabihin ko pa itong ipinapasabi ng makapangyarihang Panginoon. Uunlad muli ang aking mga bayan sa Huda at aaliwin kong muli ang Zion, ang lungsod ng Jerusalem, at muli ko itong ituturing na hinirang kong bayan." Ang pangitain tungkol sa 4 na sungay at 4 na panday. Pagkatapos, tumingala ako at nakita ko ang 4 na sungay. Tinanong ko ang anghel na nakikipag-usap sa akin, "Ano ang ibig sabihin ng mga sungay na ito?" Sumagot siya, "Ang mga sungay ay ang mga bansang nagpakalat sa mga mamamayan ng Israel, Huda at Jerusalem." Pagkatapos, ipinakita sa akin ng Panginoon ang 4 na panday. Itinanong ko, "Ano ang gagawin nila?" Sumagot siya, "Sisindakin nila at wawasakin ang mga sungay. Ang mga sungay na ito ay ang mga bansang lubusang nagwasak sa Huda at nagpangalat sa kaniyang mga mamamayan." Ang pangitain tungkol sa lalaking may panukat. Ikalawang Kabanata. Nang muli akong tumingin, may nakita akong lalaking may dalang panukat. Tinanong ko siya, "Saan ka pupunta?" Sumagot siya, "Sa Jerusalem. Susukatin ko ang luwang at haba nito." Pagkatapos umalis ang anghel na nakikipag-usap sa akin at sinalubong siya ng isa pang anghel at sinabi sa kanya, "Magmadali ka. Sabihin mo sa lalaking iyon na may dalang panukat na ang Jerusalem ay magiging lungsod na walang pader dahil sa sobrang dami ng kanyang mga mamamayan at mga hayop." Sinabi ng Panginoon na siya mismo ang magiging pader na apoy sa paligid ng lungsod ng Jerusalem.
at siya rin ang magiging dakila sa bayan na ito. Pinababalik ng Diyos ang kanyang mga mamamayan sa kanilang lugar. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, "Pinangalat ko kayo sa lahat ng sulok ng mundo, pero ngayon tumakas na kayo, pati kayong mga binihag at dinala sa Babilonia, at bumalik na kayo sa Zion. Pagkatapos kong makita ang pangitain niyon, sinugo ako ng Panginoon na magsalita laban sa mga bansang sumalakay sa inyo at sumamsam ng inyong mga ari-arian. Sapagkat ang sino mang gumagawa ng masama sa inyo ay para na rin gumagawa ng masama sa mahal ng Panginoon. At ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan laban sa mga bansang iyon. Parurusahan ko sila, sasalakayin sila ng kanilang mga alipin at sasamsamin ang kanilang mga ari-arian. At kapag nangyari na ito, malalaman ninyo na ang Panginoong makapangyarihan ang nagpadala sa akin." Sinabi ng Panginoon, "Sumigaw kayo sa kagalakan, kayong mga taga-Zion, dahil darating ako at maninirahang kasama ninyo. At sa panahong iyon, maraming bansa ang magpapasakop sa akin, at sila rin ay magiging aking mga mamamayan. Kapag nangyari na ito, malalaman ninyo na ang Panginoong makapangyarihan ang nagpadala sa akin dito sa inyo." At muling aangkinin ng Panginoon ang Huda bilang kanyang bahagi sa banal na lupain ng Israel. At ang Jerusalem ay muli niyang ituturing na kanyang piniling lungsod. "Tumahimik kayong lahat ng tao sa presensya ng Panginoon dahil dumarating siya mula sa kanyang banal na tahanan." Ang pangitain tungkol kay Josue na punong pari. Ikatlong kabanata. Ipinakita sa akin ng Panginoon ang punong pari na si Josue na nakatayo sa harapan ng anghel ng Panginoon. Nakatayo naman sa gawing kanan niya si Satanas upang paratangan siya. Pero sinabi ng anghel ng Panginoon kay Satanas, "Ayon sa Panginoon na pumili sa Jerusalem, mali ka, Satanas, sapagkat ang taong ito na si Josue ay iniligtas niya sa pagkakabihag katulad ng panggatong na inagaw mula sa apoy. Marumi ang damit ni Josue habang nakatayo siya sa harapan ng anghel. Kaya sinabi ng anghel sa iba pang mga anghel na nakatayo sa harapan ni Josue, hubarin ninyo ang kanyang maruming damit." Pagkatapos sinabi ng anghel kay Josue, "Inalis ko na ang iyong mga kasalanan. Ngayon, bibihisan kita ng bagong damit. At sinabi ko, suotan din ninyo siya ng malinis na turban sa ulo." Kaya binihisan nila siya ng bagong damit at nilagyan ng malinis na turban habang nakatayo at nakatingin ang anghel ng Panginoon. Pagkatapos, ibinilin ng anghel ng Panginoon kay Josue ang sinabi ng makapangyarihang Panginoon, "Kung susunod ka sa aking mga pamamaraan at susundin ang aking mga iniuutos, ikaw ang mamamahala sa aking templo at sa mga bakuran nito. At papayagan kitang makalapit sa aking presensya, katulad ng mga anghel na ito na nakatayo rito. Ngayon makinig ka, Josue na punong pari. Ikaw at ang mga kapwa mo, pari, ay larawan ng mga pangyayaring darating. Ihahayag ko ang aking lingkod na tinatawag na sanga. Josue, tingnan mo ang batong inilagay ko sa iyong harapan. Mayroon itong pitong mata. Uukitan ko ito at aalisin ang kasalanan ng lupain ng Israel sa loob lamang ng isang araw. Sa araw na iyon, aanyayahan ng bawat isa sa inyo ang inyong mga kapitbahay upang mapayapang umupo sa ilalim ng inyong mga ubasan at puno ng igos. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito." Ang pangitain tungkol sa gintong patungan ng ilawan at sa dalawang puno ng ulibo. Ikaapat na kabanata. "Bumalik ang anghel na nakipag-usap sa akin at ginising ako dahil tila nakatulog ako. Tinanong niya ako, 'Ano ang nakita mo?' Sumagot ako, 'Nakita ko ang isang gintong patungan ng ilawan. Sa itaas nito ay may mangkok na lalagyan ng langis. Sa paligid ng mangkok ay may pitong ilawan na ang bawat isa ay may pitong tubo na dinadaluyan ng langis. May dalawang puno ng ulibo sa magkabila nito, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Tinanong ko ang anghel na nakikipag-usap sa akin, 'Ano po ba ang ibig sabihin ng mga iyan?' Sumagot siya, 'Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng mga iyan?' Sumagot ako, 'Hindi po.'
Sinabi niya sa akin, "Bago ko sagutin iyan, pakinggan mo muna itong mensahe ng Panginoong Makapangyarihan na sasabihin mo kay Zerubabel. Zerubabel, matatapos mo ang pagtatayo ng templo, hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayahan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Maging kasinlaki man ang bundok ang hadlang na iyong haharapin, papatagin iyan. Matatapos ang templo, at habang inilalagay ang kahuli-hulihang bato nito, isisigaw ng mga tao, 'Panginoon, pagpalain niyo po ito.' Kaya sa pamamagitan ng anghel, sinabi sa akin ng Panginoon na matatapos ang templo sa pamamahala ni Zerubabel, gaya ng pamamahalan niya sa pagtatayo ng pundasyon nito. At kapag nangyari na ito, malalaman ninyo na ang Panginoong Makapangyarihan ang nagsugo sa akin sa inyo. May mga taong kumukot siya dahil kakaunti pa lamang ang nagagawa sa pagpapatayo ng templo. Pero matutuwa sila kapag nakita na nilang inilalagay ni Zerubabel ang pinakahuli at natatanging bato sa templo. Pagkatapos, sinabi sa akin ng anghel, ang pitong ilawang iyan ay ang mata ng Panginoon na nagmamasid sa buong mundo. Nagtanong ako sa anghel, ano ang ibig sabihin ng dalawang puno ng ulibo, isa sa kanan at isa sa kaliwa ng lalagyan ng ilaw? At ano ang ibig sabihin ng dalawang sanga ng punong ulibo sa tabi ng dalawang gintong tubo na dinadaluyan ng langis na kulay ginto? Sinabi niya sa akin, hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng mga iyan? Sumagot ako, hindi po. Kaya sinabi niya sa akin, ang mga iyan ay kumakatawan sa dalawang taong pinili na maglilingkod sa Panginoon na naghahari sa buong mundo. Ang pangitain tungkol sa kasulatang nakarolyo na lumilipad. Ikalimang kabanata. Nakita ko ang isang kasulatang nakarolyo na lumilipad. Tinanong ako ng anghel, ano ang nakita mo? Sinabi ko, isang kasulatang nakarolyo na lumilipad na mga 30 talampakan ang haba at mga 15 talampakan ang lapad. Sinabi ng anghel sa akin, nakasulat sa kasulatang iyan ang sumpang darating sa buong lupain ng Israel. Sinasabi ng isang bahagi ng kasulatan na ang lahat ng magnanakaw ay aalisin sa Israel. At sa kabilang bahagi naman ng kasulatan ay sinasabi na ang lahat ng sumusumpa ng may kasinungalingan ay aalisin din. Sinabi ng makapangyarihang Panginoon, ipapadala ko ang sumpang ito sa tahanan ng magnanakaw at sa tahanan ng sumusumpa ng kasinungalingan sa aking pangalan. Mananatili ito sa kanilang mga bahay at lubusang wawasaking ang mga ito. Ang pangitain tungkol sa babaeng nasa loob ng kain. Muling nagpakita sa akin ang anghel na nakipag-usap sa akin at sinabi, tingnan mo kung ano itong dumarating. Nagtanong ako, ano iyan? Sinabi niya, kain. At sinabi pa niya, iyan ay sumisimbolo sa kasalanan ng mga tao sa buong lupain ng Israel. Ang kaing ay may takip na tingga. At nang alisin ang takip, nakita kong may isang babaeng nakaupo roon sa loob ng kaing. Sinabi ng anghel, ang babaeng iyan ay sumisimbolo sa kasamaan. Itinulak niya ang babae pabalik sa loob ng kaing at isinara ang takip. Pagkatapos, may nakita akong dalawang babaeng lumilipad na tinatangay ng hangin. Ang kanilang mga pakpak ay tulad ng sa tagak. Binuhat nila ang kaing at inilipad pa itaas. Tinanong ko ang anghel na nakikipag-usap sa akin, saan nila dadalhin ang kaing? Sumagot siya, sa Babylonia, kung saan gagawa ng templo para sa kaing. At kapag natapos na ang templo, ilalagay ito roon para sambahin. Pangitain tungkol sa apat na karuahe. Ika-anim na kabanata. May nakita pa akong apat na karuahe na lumabas sa pagitan ng dalawang bundok na tanso. Ang unang karuahe ay hinihila ng mga pulang kabayo. Ang pangalawa ay hinihila ng mga itim na kabayo. Ang pangatlo ay hinihila ng mga puting kabayo. At ang pang-apat ay hinihila ng mga batik-batik na kabayo. Ang mga kabayo ay pawang malalakas. Tinanong ko ang anghel na nakikipag-usap sa akin, ano po ang ibig sabihin ng mga karuaheng iyan? Sumagot ang anghel, ang mga iyan ay ang apat na hangin sa kalawakan na paparating mula sa presensya ng Panginoon ng buong mundo. Ang karuaheng hinihila ng mga itim na kabayo
ay papunta sa isang lugar sa hilaga. Ang karwaheng hinihila ng mga puting kabayo ay papunta sa kanluran. At ang karwaheng hinihila ng mga batik-batik na kabayo ay papunta sa isang lugar sa timog. Nang papalabas pa lang ang malalakas na kabayo, nagmamadali na silang lumibot sa buong mundo. Sinabi ng anghel sa kanila, "Sige, libutin na ninyo ang buong mundo." Kaya nilibot nila ang buong mundo. At malakas na sinabi ng Panginoon sa akin, "Tingnan mo ang mga kabayong patungo sa isang lugar sa hilaga. Sila ang magbibigay ng kapahingahan sa aking espiritu sa dakong iyon sa hilaga." Ang korona para kay Josue. Sinabi ng Panginoon sa akin, "Kunin mo ang mga regalong pilak at ginto ni na Heldai, Tobia at Jedaiah at pumunta ka agad sa bahay ni Josiah na anak ni Zephaniah. Silang apat ay nakabalik mula sa Babylonia kung saan sila binihag. Ipagawa mong korona ang mga pilak at ginto at isuot ito sa ulo ng punong pari na si Josue na anak ni Jehozadak. Sabihin mo sa kanya na ako, ang Panginoong makapangyarihan, ay nagsasabi, ang taong tinatawag na sanga ay lalago sa kalagayan niya ngayon at itatayo niyang muli ang aking templo. Pararangalan siya bilang hari at mamamahala siya. Ang pari ay tatayo sa tabi ng kanyang trono at magkakaroon sila ng mabuting relasyon. Ang korona ay ilalagay sa aking templo bilang pag-alaala kina Heldai, Tobia, Jedaiah at Josiah na anak ni Zephaniah. May mga taong darating sa Israel mula sa malalayong lugar at tutulong sa pagpapatayo ng templo ng Panginoon. Kapag nangyari na ito, malalaman ninyo na ang Panginoon ang nagsugo sa akin sa inyo. At talagang mangyayari ang lahat ng ito kung susundin ninyong mabuti ang Panginoon na inyong Diyos. Tinuligsa ang pakunwaring pag-aayuno. Ikapitong kabanata. May sinabi ang Panginoon kay Zacarias noong ikaapat na araw ng buwan ng Kislev, ikasyam na buwan, nang ikaapat na taon ng paghahari ni Darius. Nangyari ito matapos ipadala ng mga mamamayan ng Bethel si Sharizer at si Regem-Melek kasama ang kanilang mga tauhan upang hilingin sa mga pari sa templo at sa mga propeta na tanungin ang Panginoon kung talagang kailangan pa nilang magluksa at mag-ayuno sa ikalimang buwan upang alalahanin ang pagkagiba ng templo, gaya ng maraming taon na nilang ginagawa. At ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan kay Zacarias. Sabihin mo sa lahat ng mga mamamayan ng Israel, pati sa mga pari, na ang kanilang pag-aayuno at pagluluksa sa bawat ikalima at ikapitong buwan sa loob ng 70 taon ay hindi nila ginagawa para sa aking. At kung sila'y kumakain at umiinom, ginagawa nila iyan para lamang sa sarili nilang kaligayahan. Ito rin ang mensahe na ipinasabi ko sa mga propeta noon, nang masagana pa ang Jerusalem at marami pa itong tao, pati ang mga bayang nasa paligid nito, at pati na ang Negev at ang kaburulan sa kanluran. Sinabi muli ng Panginoong makapangyarihan kay Zacarias, ito ang sinabi ko sa aking mga mamamayan. Humatol kayo ng makatarungan. Ipakita ninyo ang inyong kabutihan at habag sa isa't isa. Huwag ninyong gigipitin ang mga biyuda, mga ulila, mga dayuhan, at ang mga mahihirap. Huwag kayong magbalak ng masama laban sa isa't isa. Ngunit hindi nila pinansin ang aking sinabi. Tinanggihan nila ito at hindi sila nakinig. Pinatigas nilang parang bato ang kanilang mga puso at hindi sila nakinig sa kautusan at mga salitang ipinasasabi ng aking espiritu sa pamamagitan ng mga propeta noon. Kaya ako, ang makapangyarihang Panginoon, ay talagang galit na galit. At dahil hindi sila nakinig sa mga sinabi ko, hindi rin ako makikinig kapag tumawag sila sa akin. Para akong buhawing nagpangalat sa kanila sa iba't ibang lugar na hindi pa nila napupuntahan. Iniwanan nila ang kanilang magandang lupain na hindi na mapapakinabangan at hindi na rin matitirhan. Nangako ang Diyos na pagpapalain niya ang Jerusalem. Ikawalong kabanata. Sinabing muli ng Panginoong makapangyarihan kay Zacarias, labis ang aking pagmamalasakit sa Zion, at dahil sa labis kong pagmamalasakit,
Matindi ang galit ko sa mga kaaway nito. Babalik ako sa Zion, ang lungsod ng Jerusalem at maninirahan doon. Ang Jerusalem ay tatawaging tapat na lungsod at ang aking bundok ay tatawaging banal na bundok. Mauupong muli sa mga plaza ng Jerusalem ang matatandang nakatungkod dahil sa katandaan. At mapupuno ang mga plaza ng mga batang naglalaro. Sinabi pa ng makapangyarihang Panginoon, maaaring imposible itong mangyari sa isip ng mga natitira kong mga mamamayan, pero hindi ito imposible sa akin. Ililigtas ko ang aking mga mamamayang binihag at dinala sa mga lupain sa silangan at sa kanluran. Dadalhin ko sila pabalik sa Jerusalem at patitirahin doon. At minsan pang magiging mga mamamayan ko sila at ako ang kanilang magiging tapat at makatarungang Diyos. Sinabi pa ng makapangyarihang Panginoon, ang mga mensaheng ito ay sinabi rin ng mga propeta noong itinayong muli ang pundasyon ng aking templo. At ngayong napakinggan ninyo itong muli, magpakatatag kayo upang matapos ninyo ang pagpapatayo ng templo. Noong hindi pa sinisimulan ang muling pagpapatayo ng templo, walang pambayad sa mga taong nagtatrabaho at sa mga hayop na ginagamit sa pagtatrabaho at mapanganib kahit saan dahil pinag-aaway-away ko ang mga tao. Ngunit ngayon, ako ang Panginoong makapangyarihan ay nagsasabi na hindi ko na gagawin iyan sa inyong mga natitira. Mapayapa kayong magtatanim. Magbubunga ang inyong mga tanim na ubas. Aani ang inyong mga bukirin at magkakaroon na ng hamog. Ibibigay ko ang lahat ng ito sa inyo na mga natira. Mga taga-Huda at taga-Israel, isinusumpa kayo ng ibang mga bansa. Ngunit ililigtas ko kayo at magiging pagpapala kayo sa kanila. Kaya huwag kayong matakot. Sa halip, magpakatatag kayo. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, noong ginalit ako ng inyong mga ninuno, napagpasyahan kong parusahan kayo at huwag kahabagan. Ngunit napagpasyahan ko ngayon na muling maging mabuti sa Jerusalem at Huda. Kaya huwag kayong matakot. Ito ang dapat ninyong gawin. Magsabi kayo ng totoo sa isa't isa. Humatol kayo ng tama sa inyong mga hukuman para sa ikabubuti ng lahat. Huwag kayong magbalak ng masama laban sa inyong kapwa at huwag kayong susumpa ng kasinungalingan dahil ang lahat ng iyan ay aking kinapopuotan. Muling sinabi ng Panginoong makapangyarihan kay Zacarias, ang pag-aayuno sa ika-apat, ika-lima, ika-pito at ika-sampung buwan ay magiging masayang araw ng pagdiriwang para sa mga taga-Huda. Kaya pahalagahan ninyo ang katotohanan at kapayapaan. Maraming tao ang darating sa Jerusalem mula sa iba't ibang lungsod. Ang mga mamamayan ng isang lungsod ay pupunta sa isang lungsod at sasabihin nila, pupunta kami para dumulog at manalangin sa Panginoong makapangyarihan. Halikayo, sumama kayo sa amin. Maraming taong mula sa makapangyarihang mga bansa ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog at manalangin sa akin. At sa araw na iyon, 10 dayuhan na galing sa ibang mga bansa na may iba't ibang wika ang lalapit sa isang Hudyo at sasabihin, gusto naming sumama sa inyo dahil narinig namin na ang Diyos ay kasama ninyo. Parurusahan ng Diyos ang mga bansang kalaban ng Israel. 9 Ito ang mensahe ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon na parurusahan niya ang mga lungsod ng Hadrak at Damascus dahil ang lahat ay dapat sa kanya, lalo na ang mga lahi ng Israel. Parurusahan din ng Panginoon ang Hamat na malapit sa mga lungsod ng Hadrak at Damascus, pati na ang lungsod ng Tyre at Sidon, kahit pa napakahusay ng mga mamamayan nito. Ang mga taga-Tyre ay nagpatayo ng matitibay na pader at nag-ipon ng maraming pilak at ginto na parabang nagtatambak lang ng lupa. Ngunit kukunin ng Panginoon ang kanilang mga ari-arian at itatapon niya sa dagat ang kanilang mga kayamanan. At ang kanilang lungsod ay tutupukin ng apoy. Makikita ito ng mga taga-Ashkelon at matatakot sila. Mamimilipit sa sakit ang mga taga-Gaza at ganoon din ang mga taga-Ekron dahil mawawala ang kanilang inaasahan. Mamamatay ang hari ng Gaza at ang Ashkelon ay hindi na matitirhan. Ang Ashdod ay titirhan ng iba't ibang lahi. Lilipulin ng Panginoon ang ipinagmamalaki ng mga Filisteo. Hindi na sila kakain ng karneng may dugo
o ng mga pagkaing ipinagbabawal na kainin. Ang matitira sa kanila ay ibibilang ng ating Diyos na kanyang mga mamamayan na parang isang angkan mula sa Huda. Ang mga taga-Ekron ay magiging kabilang sa mga mamamayan ng Panginoon, katulad ng mga Jebuseo. Iingatan ng Panginoon ang kanyang templo laban sa mga sumasalakay. Wala ng mga api sa mga mamamayan niya dahil binabantayan na niya sila. Ang darating na hari ng Jerusalem. Sinabi ng Panginoon, "Sumigaw kayo sa kagalakan, kayong mga mamamayan ng Zion, ang lungsod ng Jerusalem, dahil ang inyong hari ay darating na. Matuwid siya at mapagtagumpay. Mapagpakumbaba siya, at darating na nakasakay sa bisirong asno. Ipaaalis niya ang mga karwahe at mga kabayong pandigma sa Israel at sa Huda. Babaliin ang mga panang ginagamit sa pandigma. Ang haring darating ay magdadala ng kapayapaan sa mga bansa. Maghahari siya mula sa isang dagat hanggang sa isa pang dagat, at mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa dulo ng mundo. Palalayain ng Diyos ang nabihag ng mga taga-Israel." Sinabi pa ng Panginoon, "Tungkol naman sa inyo na mga taga-Israel, palalayain ko ang mga nabihag sa inyo. Sila ay parang mga taong inihulog sa balon na walang tubig. Palalayain ko sila dahil sa kasunduan ko sa inyo na pinagtibay sa pamamagitan ng dugo. Kayong mga binihag na umaasang mapalaya, bumalik na kayo sa inyong mga lugar kung saan ligtas kayo. Sinasabi ko ngayon sa inyo na ibabalik ko ng doble ang mga nawala sa inyo. Gagamitin kong parang pana ang Huda at parang palaso ang Israel. Gagawin kong parang espada ng kawal ang mga taga-Zion at lilipulin nila ang mga taga-Gresya. Tutulungan ng Diyos ang mga taga-Israel." Magpapakita ang Panginoon sa ibabaw ng kanyang mga mamamayan. Kikislap ang kanyang pana na parang kidlat. Patutunugin ng Panginoong Diyos ang trumpeta, at darating siyang kasama ng bagyong mula sa timog. Iingatan ng Panginoong makapangyarihan ang kanyang mga mamamayan. Tatapak-tapakan lang nila ang mga batong ibinabato sa kanila ng mga kaaway nila. Magkakainan at magiinuman sila upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Magsisigawan sila na parang mga lasing. Mabubusog sila ng inumin katulad ng mangkok na punong-puno ng dugong iwiniwisik sa mga sulok ng altar. Sa araw na iyon, ililigtas sila ng Panginoon na kanilang Diyos bilang kanyang mga tupa. Napakaganda nilang tingnan sa kanilang lupain. Ang katulad nila'y mamahaling batong kumikislap sa korona. Magiging sagana sila sa mga butil at ubas na magpapalakas sa kanilang mga kabataan. Nahabag ang Diyos sa Huda at sa Israel. Ika-10 kabanata. Humingi kayo ng ulan sa Panginoon sa panahon ng tagsibol, dahil siya ang gumagawa ng mga ulap. Binibigyan niya ng ulan ang mga tao at ang bawat tanim sa parang. Ang totoo, hindi mapapaniwalaan ang mga Diyos-Diyosan at ang mga manghuhula. Mali ang ibinibigay nilang kahulugan sa mga panaginip. Walang kabuluhan ang pagpapalakas nila ng loob sa mga tao, kaya naliligaw ang mga mamamayan ng Israel na parang mga tupa. Nahihirapan sila dahil wala silang pinuno. Sinabi ng Panginoon, "Galit na galit ako sa mga namumuno sa aking mga mamamayan. Talagang parurusahan ko sila, sapagkat aalalahanin ko ang aking mga tupa, ang mga mamamayan ng Huda. Gagawin ko silang tulad ng mga kabayong matagumpay sa digmaan. Sa kanila magmumula ang mga pinuno na ang katulad ay batong panulukan, tulos ng tolda, at panang ginagamit sa digmaan. Magkakaisa ang mga taga-Huda at magiging katulad sila ng mga sundalong malalakas na tatalo sa mga kalaban nila na parang putik na tinatapak-tapakan sa lansangan. Makikipaglaban sila dahil kasama nila ako, at tatalunin nila ang mga mangangabayo. Palalakasin ko ang mga mamamayan ng Huda at ililigtas ko ang mga mamamayan ng Israel. Pababalikin ko sila sa kanilang lupain, dahil naaawa ako sa kanila. At dahil ako ang Panginoon na kanilang Diyos, diringgin ko ang kanilang mga dalangin, na parang hindi ko sila itinakwil tulad ng dati. Ang mga mamamayan ng Israel ay magiging katulad ng mga malalakas na kawan. Magiging masaya sila na parang nakainom ng alak,
Ang tagumpay na ito ay maaalala ng kanilang mga kaapu-apuhan at matutuwa sila dahil sa ginawa ko. Tatawagin ko ang aking mga mamamayan at titipunin ko sila. Palalayain ko sila at dadami sila tulad ng dati. Kahit na ipinangalat ko sila sa ibang bansa, maaalala pa rin nila ako roon. Mananatili silang buhay pati ang kanilang mga anak at babalik sila sa kanilang lupain. Pauuwiin ko sila mula sa Ehipto at Assyria at patitirahin ko sila sa Gilead at Lebanon. Magiging masikip sila sa kanilang lupain. Tatawid sila sa dagat na maalon ngunit magiging payapa ang mga alon. At kahit ang ilog ng Nilo ay matutuyo. Ang ipinagmamalaki ng Assyria ay babagsak at ang kapangyarihan ng Ehipto ay mawawala. Palalakasin ko ang aking mga mamamayan dahil nasa akin sila at susundin nila ako. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Parurusahan ng Diyos ang Lebanon at Bashan. Ikalabing isang kabanata. Kayong mga taga-Lebanon, buksan ninyo ang mga pintuan ng inyong lungsod at nang makapasok ang apoy na susunog sa inyong mga puno ng sedro. Kung paanong nasira ang inyong mga magaganda at mayayabong na mga puno ng sedro, ganoon din masisira ang mga puno ng sipres at mga puno ng ensina ng Bashan. Umiiyak ang mga pastol dahil nasira ang kanilang berdeng pastulan. Pati ang mga leon ay umaatungal dahil nasira ang kagubatan ng Jordan na kanilang tinitirhan. Ang dalawang pastol. Ito ang sinabi ng Panginoon kong Diyos. Alagaan mo ang mga tupang kakatain. Ang mga bumibili at kumakatay sa kanila ay hindi pinarurusahan. Ang mga nagtitinda ng mga tupang ito ay nagsasabi, "Purihin ang Panginoon, mayaman na ako." Pati ang kanilang mga pastol ay hindi naaawa sa kanila. Alagaan mo ang aking mga mamamayan. Dahil ako, ang Panginoon, ay nagsasabing hindi ko na kahahabagan ang mga tao sa mundo. Ako mismo ang uudyok sa bawat tao na magpasakop sa kanyang kapwa at sa kanyang hari. At silang mga namamahala ay magdadala ng kapahamakan sa buong mundo. At hindi ko ililigtas ang mga tao mula sa kanilang mga kamay. Kaya inalagaan ko ang mga tupang kakatayin ng mga nagbebenta ng mga tupa. Kumuha ako ng dalawang tungkot. Ang isa ay tinawag kong kabutihan, at ang isa naman ay tinawag kong pagkakaisa. Pinaalis ko ang tatlong pastol sa loob lamang ng isang buwan. Naubos na ang pasensya ko sa kanila, at sila rin ay galit sa akin. Pagkatapos sinabi ko sa mga tupa, "Hindi na ako ang inyong pastol. Hayaang mamatay ang mga naghihingalo at mapahamak ang mga mapapahamak. At ang mga matitira ay hayaang kainin ang laman ng isa't isa." Pagkatapos, kinuha ko ang tungkod na tinatawag na kabutihan at binali ko upang ipahiwatig na ipinawalang bisa ng Panginoon ang kanyang kasunduan sa mga tao. Kaya ng araw ding iyon, ipinawalang bisa ang kasunduan. At nalaman ng mga nagbebenta ng mga tupa na nanonood sa akin na may mensahe ang Panginoon sa mga ginagawa kong ito. Sinabi ko sa kanila, "Kung sa palagay ninyo ay dapat akong bigyan ng sahod, ibigay ninyo ang sahod ko. Ngunit kung hindi, sa inyo na lang." Kaya binayaran nila ako ng 30 pirasong pilak bilang sahod ko. Sinabi ng Panginoon sa akin, "Ilagay mo ang pilak na iyan sa kabangyaman ng templo." Kaya kinuha ko ang 30 pirasong pilak na inaakala nilang sapat na bilang aking sahod. At inilagay ko iyon sa kabangyaman ng templo ng Panginoon. Pagkatapos binali ko ang pangalawang tungkod na tinatawag na pagkakaisa upang ipahiwatig na naputol na ang magandang pagsasamahan ng Huda at ng Israel. Sinabing muli ng Panginoon sa akin, "Magkunwari kang isang walang kwentang pastol ng mga tupa, sapagkat may ilalagay akong pinuno sa Israel na ang katulad ay isang walang kwentang pastol. Hindi niya tutulungan ang mga tupang halos mamamatay na o hahanapin ang mga nawawala o gagamutin ang mga sugatan o pakakainin ang mga payat. Ngunit kakainin niya ang karne ng matatabang tupa at aalisin ang mga kuko nito. Nakakaawa ang kahihinatnan ng walang kwentang pastol. Pinababayaan niya ang mga tupa. Sa pamamagitan ng espada ay puputulin ang kanyang kamay at tutusukin ang kanang mata niya at hindi na mapapakinabangan ang kamay niya at hindi na rin makakakita
angka ng mata niya. Lilipulin ang mga kalaban ng Jerusalem. Ikalabindalawang kabanata. Ito ang sinabi ng Panginoon tungkol sa Israel. Ako ang Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. At ako ang nagbibigay ng buhay sa tao. Ang Jerusalem ay gagawin kong parang alak na magpapalasing sa mga bansang nakapalibot dito. At kapag sinalakay nila ang Jerusalem, sasalakayin din nila ang ibang lungsod ng Juda. Sa araw na iyon, gagawin kong parang mabigat na bato ang Jerusalem. At ang alinmang bansa na gagalaw dito ay masasaktan. Ang lahat ng bansa sa buong mundo ay magtitipon para salakayin ang Jerusalem. Ngunit tatakutin ko ang lahat ng kanilang mga kabayo at lilituhin ang mga sakay nito. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabing babantayan ko ang mga mamamayan ng Juda. Ngunit bubulagin ko ang mga kabayo ng mga bansa. At sasabihin ng mga pinuno ng Juda sa kanilang sarili, matatag ang mga mamamayan ng Jerusalem dahil ang Panginoong makapangyarihan ang kanilang Diyos. Sa araw na iyon, ang mga pinuno ng Juda ay gagawin kong tulad ng naglalagablab na baga sa nakabuntong mga kahoy o tulad ng naglalagablab na sulo sa nakabigkis na mga uhay. Lilipulin nila ang mga bansa sa palibot nila, pero ang mga taga-Jerusalem ay hindi mapapahamak. Una kong pagtatagumpayin ang ibang mga lungsod ng Juda upang ang karangalan ng mga angkan ni David at ng mga taga-Jerusalem ay hindi hihigit sa ibang mga lungsod ng Juda. Sa araw na iyon, iingatan ng Panginoon ang mga nakatira sa Jerusalem upang kahit na ang pinakamahina sa kanila ay magiging kasinlakas ni David. Ang mga angkan ni David ay magiging parang Diyos, parang anghel ng Panginoon na nangunguna sa kanila. Sa araw na iyon, lilipulin ko ang lahat ng bansang sasalakay sa Jerusalem. Bibigyan ko ang mga angkan ni David at ang mga taga-Jerusalem ng espiritong maawain at mapanalanginin. Pagmamasdan nila ako na kanilang sinibat. At iiyak sila katulad ng magulang na umiiyak sa pagkamatay ng kanilang kaisa-isang anak o anak na panganay. Sa araw na iyon, ang iyakan sa Jerusalem ay magiging kasintindi ng iyakan para kay Hadad-Rimon sa kapatagan ng Megiddo. Iiyak ang bawat pamilya sa lupain ng Israel, ang mga pamilya ng angkan nina David, Nathan, Levi, Shimei, at ang iba pang mga pamilya. Magkahiwalay na mag-iiyakan ang mga lalaki at mga babae. Lilinisin ang mga taga-Israel sa kanilang mga kasalanan. Ikalabintatlong kabanata. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan, sa araw na iyon, bubuksan ang bukal para sa mga angkan ni David at ng mga taga-Jerusalem upang linisin sila sa kanilang mga kasalanan at karumihan. Aalisin ko ang mga diyos-diyosan sa lupain ng Israel at hindi na sila maaalala. Aalisin ko sa Israel ang mga huwad na propeta at ang masasamang espiritong nasa kanila. At kung mayroon pang magpapanggap na propeta, ang mga magulang niya mismo ang magbibigay ng babala na karapat dapat siyang patayin. Dahil nagsasalita siya ng kasinungalingan at sinasabi pa na ang mensahin niya ay mula sa Panginoon. At kung patuloy pa rin siyang magpapanggap na propeta, ang ama't ina niya mismo ang sasaksak sa kanya. Ang mga propetang iyon ay mapapahiya sa mga sinasabi nilang pangitain. Hindi na sila magsusuot ng mabalahibong damit na pangpropeta upang manlin lang. Sa halip, sasabihin nilang, hindi ako propeta, isa akong magbubukid mula noong bata pa ako. At kung may magtatanong tungkol sa mga sugat nila sa katawan, sasabihin nila, nakuha ko ito sa bahay ng aking mga kaibigan. Mamamatay ang pastol at mga ngalat ang kanyang mga tupa. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan, ihanda ang espada, patayin ang pastol ko na aking lingkod. Patayin siya at mga ngalat ang mga tupa, ang abakong mga mamamayan, at parurusahan ko sila. Mamamatay ang 2/3 ng mga tao sa buong lupain ng Israel. At ang 3/3 matitira ay lilinisin ko tulad ng pila na pinadadalisay sa apoy. Susubukin ko sila tulad ng gintong sinusubok sa apoy, kung tunay o hindi. Tatawag sila sa akin at diringgin ko sila. Sasabihin ko, sila ang aking mga mamamayan. At sasabihin din nila, ang Panginoon
ang aming Diyos. Darating ang Panginoon at maghahari. Ikalabing apat na kabanata. Darating ang araw na hahatol ang Panginoon. Paghahatian ng mga kalaban ng mga ari-ariang sinamsam nila sa inyo na mga taga-Jerusalem habang nakatingin kayo. Sapagkat titipunin ng Panginoon ang lahat ng bansang makikipaglaban sa Jerusalem. Sasakupin nila ang lungsod na ito. Kukunin nila ang mga ari-arian sa mga bahay at gagahasain nila ang mga babae. Dadalhin nila sa ibang lugar ang kalahati ng mga mamamayan ng lungsod, pero ang matitira sa kanila ay mananatili sa lungsod. Pagkatapos, makikipaglaban ang Panginoon laban sa mga bansang iyon, katulad ng ginawa niyang pakikipagdigma noon. Sa araw na iyon, tatayo siya sa bundok ng mga olibo, sa silangan ng Jerusalem. Mahahati ang bundok na ito mula sa silangan hanggang sa kanluran. Ang kalahati ng bundok ay lilipat pahilaga, at ang kalahati naman ay lilipat patimog. At magiging malawak na lambak ang gitna nito. Dito kayo dadaan mga taga-Jerusalem sa inyong pagtakas, dahil ang lambak na ito ay aabot hanggang sa Azel. Tatakas kayo katulad ng ginawa ng inyong mga ninuno noong lumindol sa panahon ni Haring Uzziah ng Huda. At darating ang Panginoon kong Diyos kasama ang lahat niyang mga anghel. Sa araw na iyon ay walang init o lamig. Magiging katangi-tangi ang araw na iyon, dahil walang gabi kundi panay araw lang. Ang Panginoon lamang ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Sa araw na iyon, dadaloy ang sariwang tubig mula sa Jerusalem. Ang kalahati nito ay dadaloy sa dagat na patay, at ang kalahati ay sa dagat ng Mediteraneo. Patuloy itong dadaloy sa panahon ng tag-araw at tag-ulan. Ang Panginoon ang maghahari sa buong mundo. Siya lamang ang kikilalaning Diyos at wala ng iba. Gagawing kapatagan ang buong lupain, mula sa Geba sa Hilaga hanggang sa Rimon sa timog ng Jerusalem. Kaya mananatiling mataas ang Jerusalem sa kinaroroonan nito. At titirhan nito mula sa pintuan ni Benjamin hanggang sa lugar na kinaroroonan ng unang pintuan at hanggang sa sulok na pintuan at mula sa tore ni Hananel hanggang sa pisaan ng ubas ng hari. Ang Jerusalem ay hindi na muling wawasakin at ang mga mamamayan nito ay mamumuhay ng ligtas sa panganib. Ang mga bansang sumalakay sa Jerusalem ay padadalhan ng mga salot na ito. Mabubulok ang kanilang mga katawan, mata at dila, kahit buhay pa sila. Ganito ring salot ang darating sa lahat ng mga hayop sa kanilang kampo, pati na sa kanilang mga kabayo, mola, kamelyo at asno. Sa araw na iyon, lubhang lilituhin ng Panginoon ang mga taong iyon. Ang bawat isa sa kanila ay sasalakay sa kanilang kapwa, at sila mismo ay maglalaban-laban. Makikipaglaban din ang ibang mga lungsod ng Huda. Sasamsamin at titipunin nila ang mga kayamanan ng mga bansa sa palibot nila, ang napakaraming ginto, pilak at mga damit. Pagkatapos, ang lahat ng natitirang mga tao sa mga bansang sumalakay sa Jerusalem ay pupunta sa Jerusalem taon-taon para sumamba sa hari, ang Panginoong makapangyarihan, at para makipag-isa sa pagdiriwang ng pista ng pagtatayo ng mga kubol. Ang mga taong hindi pupunta sa Jerusalem upang sumamba sa hari, ang Panginoong makapangyarihan ay hindi padadalhan ng ulan. Ang mga taga-Ehipto na hindi pupunta sa Jerusalem ay padadalhan ng Panginoon ng salot na katulad ng salot na kanyang ipapadala sa mga bansang hindi pupunta para ipagdiwang ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Iyan ang parusa sa Ehipto at sa lahat ng bansang hindi pupunta sa Jerusalem para ipagdiwang ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Sa araw na iyon na sasamba ang mga bansa sa Panginoon, isusulat sa mga kampanilyang palamutin ng mga kabayo ang mga katagang itinalaga sa Panginoon. Ang mga lutuan sa templo ng Panginoon ay magiging kasimbanal ng mga mangkok na ginagamit sa altar. At ang bawat lutuan sa Jerusalem at Huda ay magiging banal para sa Panginoong makapangyarihan. Gagamitin ito ng mga naghahandog para paglutuan ng kanilang inihahandog. At sa araw na iyon, wala ng mga negosyante sa templo ng Panginoong makapangyarihan.